Ayun, oh grabe. Oh, bilis ah. Grabe, ready to attack pala siya. Naka-ambush position pala. Hello guys, kumusta? Welcome back dito sa ating channel. So for today's video guys, ay magre-rehouse tayo. Kasi kanina, nag-check ako ng mga alaga natin dito. Tinitingnan ko kung meron ba akong mga dapat tubigan, pakainin, i-rehouse. And nakita ko guys, itong ating Linotele Phalax na yan. Napansin ko ganyan na pala karami yung molds. So tinubuan ng molds yung kanyang enclosure. Tingin ko kasi dahil meron siyang halong kokupit. Tsaka mga kukuhas na yung mga chips-chips na ganyan. Mga cubes-cubes na ayun, yung nyog or coconut husk. So ayun guys, no, pero bago natin siya i-rehouse, konting update lang at gusto ko lang ipakita sa inyo, share ko sa inyo yung alaga ako ng mga ano. 'Di ba meron ako noong mga tawag dito, ayano. Yung mga maliliit na shrimps. Yan yung ganelen kung tawagin dito sa Deutsch, no. Yung blue panda ko tsaka red wine. So ayun guys, no. Medyo napapatutok kasi ako sa ating mga guppies. Ayan o, yung mga guppies natin na yun. Kakapakain ko lang din sa kanila. So, napansin ko guys na halos iisa na pala yung natitira na red. Ayun na lang. Yung red na shrimp natin, red wine. Kung tawagin, nawala. Ayun guys, no. So, nag-iisa na siya. Na nakita ko. And, yung ating blue panda guys. Kahit isa, wala na akong nakita. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Minsan ko lang kasi sila masilip. Lagi lang ako lalagay ng pakain. And ayan, yung ating mga snails ang lumaki. So, ina-expect ko dadami yung ating mga shrimps. Pero meron ako ditong naihalo na isang ano, tawag dito. Isang shrimp na blue dream. So, nag-iisa na lang din yon. Kulay blue siya. Ayun. Blue nga ba, pero mukhang black na yung kulay niya kasi medyo maedad na. Dati blue yan eh, ngayon parang black na siya. So, mukhang silang dalawa na lang nung nag-iisang red wine tsaka siya na lang yung shrimp natin na nandito sa tank na to. So yun guys, no, medyo nalungkot ako doon kasi na-expect ko dadami sila pero ang dumami ay itong mga shrimps. And kung napansin nyo, meron dito tayo ditong mga maliliit na ano, guppies. So anak yan ito, itong ating mga red dragon. Yan, anak ng mga red dragon. So para hindi sila makain, nilalagay ko na lang dito. So, puro babies itong nandito. Yan. So, pa ilan-ilan piraso, nakikita ko nanganganak sila. So, nilalagay ko dito sama-sama. Kasi isang lahi lang naman. So, yun lang guys. Yung, wala lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Na, naubos na yung aking shrimps. So, sayang, no? So, yun. Balik na tayo guys. Rehouse na natin itong ating gagamba. So, yan. I-rehouse na natin guys itong ating Linotele Phalax. So, ayun na, yung gagamba natin, you know. Medyo may inilaki na siya, guys. Humaba na yung mga paa. So, sobrang leggy talaga nitong gagamba na to. Kaya lang, ayan o. Ang daming mga molds. Kaya, lipat natin siya. Pero, dito ko ulit siya ilalagay, guys. So, ang gagawin ko, kukunin ko siya dito sa loob. And, lalagay ko siya dito. Bago natin uhugasan, lilinisin tong lalagyan niya. And, dyan siya ulit. Dyan natin siya ulit ilalagay. Okay? So, ayan siya guys. Palalabasin muna natin siya. And, ayun! Oh, grabe! Ayun! Oh, grabe! Oh, bilis ah. Grabe, ready to attack pala siya. Naka-ambush position pala. And, sobrang bilis guys, no? So, ayun. Nakaramdam na siya na kukunin siya kaya bumalik agad. So, tanggalin na natin itong mga sapot na to. Dahil hindi na natin kailangan yan. So, gagawa na lang ulit siya ng panibagong sapotan niya. Panibagong hide, panibagong sapot, no? Ayun. Pumunta pala siya dun sa likod. So, abangan na natin dito, guys. Baka abangan pa ng iba. Oops. Sobrang bilis, eh. So, ang kapal ng sapot niya, guys. Kahit ang liit niya. Is, ano talaga siya? Na heavy weaver talaga. Uy.
Ang tulin. Ayun agad siya. Yun o. Grabe guys o. Oh. Meron na agad siyang inilaki. Yan. Ito na siya. Ang ganda ng kulay guys. And sobrang bilis. So yun guys. Nagbago isip ko. So change plan tayo guys. Meron akong nakuhang glass enclosure. So ayan. So medyo mababa siya. So pwede sa terrestrial. Pwede sa arboreal. Na hindi malaki. No? Tama-tama lang siguro to. Sa size niya. Ayan no. And, naalala ko guys, meron akong binili. Ito no, yung skeleton. So, mahaba to, ganyang kahaba. So, nilagari ko. Pinutol ko siya guys. And, naisip ko na, ito yung gagawin nating pasaputan dito sa ating gagamba, no? Heavy weber naman tong ating gagamba. So, ilalagay natin ngayon itong kalansay na to. Yung skeleton na to, dito sa loob. So, ayan. So, yan na yung magiging palamuti niya dyan. So, dahil wala naman tayo naging vlog ngayong undas, ngayong mahal na araw. Tama ba? Mahal na araw nga ba? Hindi, undas nga. Ano ba tawag dun? Araw ng mga patay. So, ito, November 1. Wala tayo naging vlog noon, kaya ito, ang ating pang-Halloween. So, wala lang. Trip lang. So, walang basagan ng trip ha. Trip-trip lang to guys. Umpisahan na natin. So, lalagyan na lang natin to ng substrate. Yan, meron ako ditong nakahanda, syempre. Kailangan Boy Scout tayo, laging handa. Yan. Teka, masyadong malaki yung pansalok ko. So, ito na lang yung gamitin natin para mas madali, madaling ilagay. Yan, so simple lang guys, no? Simple lang tayo mag-rehouse. Yan. O siguro magiging maganda ang kalalabasan nitong enclosure na to guys. Kasi heavy weber yung ilalagay natin. So nagulat ako. Nung una, hindi pa ganun karami yung ano niya eh, yung amag. Kaya sabi ko, ah sige, rehouse ko na lang siya the next day. And medyo nakaligtaan ko yata, nakalimutan ko. Yung mga isa, dalawang weeks yata, yung lumipas, bago ko na-check ulit. Actually, nagpakain ako ng isang araw, pero hindi ko siya nadaanan. So, yan, okay na siguro yung ganyang karami na substrate. Yan. So, gagawin natin, guys. Eto, dito lang to. Yan lang yan sa gitna. Yan. Pusok natin siya dyan, guys. And, syempre, ito. Yan. So, ganyan, guys, no? May kalansay na nakakalat dito. Ang ganyan. So, yan. Sasaputan niya yan, guys. And, yan. Nalalagyan natin, syempre, ng tawag dito, na water dish. So, dahil maliit pa siya, ay kailangan na rin. Medyo maliit lang din, guys, no? So, lagay natin dito sa unahan na sulok. Yan. So, ano lang yan. Simpleng takip lang ng inumin. And, lagyan natin ng konting moss. So, meron akong binasa kagabi na sphagnum moss, pero may mga halo siyang ano, mga iba-ibang damo. So yun yung nagamit ko before na hindi maganda guys, pero sayang kasi ko itatapon ko lang, kaya yun, gamitin ko na lang din. So yan guys, no, sphagnum moss daw, pero ang dami yung mga halo na yan, yung mga ganyan. So may mga ibang klaseng damo na nakahalo. So, siguro hindi ganun karaming sphagnum moss yung lalagay natin. Konti lang, basta meron lang siyang dagdag humidity para hindi masira dun sa, para hindi makasira sa ating design na skeleton. Yan. So, okay na yun siguro guys, no?
And okay na guys, kaya ililipat na natin siya. Yung ating Linotele Palax. Oops, grabe. Nagbo-bolt na agad guys, no? Ang bilis. So kailangan nating agapan 'to at baka matakasan na naman tayo. So ayan. Kailangan kong agapan guys, no? Teka lang. Nag-iisip ako ng strategy guys, paano siya mapapalabas doon ng hindi nagbo-bolt kasi nang bilis eh. Kinakabahan na ako pagka ganito kabilis. So siguro sundutin ko na lang muna siya guys. Meron ako ditong ginawang panundot. So tutusukin natin. Palalabasin natin siya dun sa ating catch cap na ginawa. So ayun, nandun na siya. You know. So ngayon makukuha na natin ito. Ayan. So ayun guys, no, successful yung rehousing natin sa ating Linotele Palax. So ayan siya. Ayan, no? So update ko kayo guys kung paanong sapot yung ginawa niya, kung ano yung magiging itsura nitong ano. Uy, meron pa pala ditong tira-tirang sapot, hindi ko nalinis. Pero okay lang. So ayun guys, no. Update ko kayo kung ano yung magiging resulta, kung ano yung magiging itsura nitong ating gagamba. Okay, pero bago 'yon, lalagyan ko pala muna ng tubig. Siyempre, hindi natin kalilimutan yung tubig, guys, no. Meron ako ditong tubig. Ayan. So, hindi ko na in-sprayan, guys, ng tubig itong ano natin, no. Kasi basa yung sphagnum moss na nilagay ko and medyo moist din naman yung substrate na ginamit natin, no. And bago ko makalimutan, guys, kailangan kong maglagay pala ng ito, yung mga isopods na ginagamit natin sa ating mga enclosure. Meron pa ako ditong konting natitira. So, lalagyan natin itong ano natin, enclosure ng ating gagamba. So, ayan, nakikita nyo to guys. Ano yung maliliit. Yan. Yan, o. So, ayan yung mga maliliit na isopods na ginagamit natin sa ating mga terrarium at enclosures. So, importante yan kung wala tayong mga springtails. Pwede yan, guys. Pwede sila panglinis ng ano. Panglinis ng substrate sa mga tira-tirang pagkain nila. Hindi nila nauubos yan sa mga decaying na substances sa loob ng enclosure natin. Para maiwasan din natin yung mga molds na yan, no? So, ayun. Hindi ako makamove on, guys, kasi dito, oh, sobrang dami talaga. Grabe. And syempre, ganun din doon sa ating mga shrimps. Hindi ako makamove on kasi naubos talaga. So, yun na guys, ang video natin para sa araw na to. Pero bago natin guys tapusin itong video natin na to, shoutout lang natin si Sir Rockmoto 2029. Shoutout din sa asawa at anak niya na si Ma'am Charlene Caldo at Charleston Caldo. Syempre, pati daw sa Liwayway Marketing Corporation. So ayun ha, shoutout sa inyo sir and God bless you. Ganun din sa mga bago pa lang dito sa ating channel, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe our channel and don't forget to follow our Facebook page, yung JD's Tarantulas. And yun lang guys, no, maraming salamat ulit. Mag-iingat kayo lagi. God bless you all and bye-bye.